Isinawalat ni Senator President Cheese Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri, kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senator President Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Men Corvera sa balita. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senator Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito iprinisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng leader ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun-ganun. Wala nang ganun para hindi naman seamless, pero at least mapayapa at hindi magulo. Webes noong nakaraang linggo, anya o na siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinetalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng leader ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules, pero wala itong inungkat na anumang issue, lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoo nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman doon sa palaso kanino man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan, pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na balibalita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Mix. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Umamin naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senator Alan Peter Cayetano Anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senator Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2-1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Cheese Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, ha? Being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Mix doon is, sorry boss, I failed to win the war for you because I have one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talaga hindi ko magets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga maggrasp yung pangyayari niya. Pero nag-usap. At least, alam niya na dinepensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga
maintindihan na I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Samantala, magiging independent at hindi aanib sa oposisyon ang pito sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Sobiri, nagpulong sila kagabi at napagkasundo ang magiging buo ang suporta sa isa't isa. Pag-usapan namin na manatili kami isang bloke, pito kami, and you can call us whatever you want, Magic 7. But we're together, buong bupong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kami independent, so we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break, so magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama. Humingi na ng sorry si Senate President Francis Chis Escudero sa mga kapwa senador sa sakit at sugat na idinulot ng nangyaring kudeta kahapon. Pakiusap niya mag-move on na at kung may mangyayari mang debate sa mga isyu, hindi sana mauwi sa political bickering. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.